What's up mga idol, kamusta kayo at welcome sa aking channel. Ngayon tutorial natin ngayon mga idol ay maglalagay tayo ng hazard gamit ng stock signal switch. Hindi po tayo magwawalit ng signal switch at wala din tayong iwawiring ng mga diode or mini relay kasi ito po ay plug and play lang. Hindi na natin need ang diagram para gumawa nito kasi nakabuild in na siya. Ito din po ay nabili ko lang sa Shopee, search nila ang switchless hazard at yun ay lalabas na sa search results. Ito din po ay nakabalot na at naka-waterproof. Ay mas okay ito kaysa gagawa pa tayo ng switchless module kasi maliit lang diferensya niya sa presyo pag gumawa ng sariling switchless hazard module. Meron itong tatlong wire, dalawang yellow at isang black. Yung dalawang yellow dyan natin ilalagay ang left and right na signal trigger. At yung black naman ay ilalagay natin sa bloody ground o negative ng battery. Babalatan muna natin mga idol para simulan na natin i-testing natin sa ating motor. Okay na mga idol, nabalatan na natin ang mga wire. So sunod naman natin gawin ay punta tayo sa motor at hanapin ang wire ng trigger sa signal switch. Pag di mo alam anong kulay ng wire sa trigger ng signal switch, gagamitin lang natin yan ng test light o electric tester. Dito natin i-install yung switchless hazard sa headlights natin mga idol. Dapat malapit lang sa trigger na ilagay. Ito yung signal switch natin mga idol. Makikita mo na stuck pa rin to at wala tayong papalitan dyan. Hindi ko alam anong kulay ng wire sa signal switch kaya sinusundan ko lang ito hanggang makita ko ang plug niya. Ito ang plug ng reader. Madaming wire ang nakasama niya sa plug. Hanapin natin dito kung anong kulay ng wire ang signal light na left and right. Isa-isay lang natin itong i-test sa mga wire. Maggamit lang tayo ng test light or electric tester kung anong meron ka. Wala akong test light kaya electric tester lang gamitin natin. Ilaw to pag ang negative at positive ay magkasama. Itong black na to ay negative. Ilagay natin to sa kahit saang bolt or body ground. I-signal light muna natin to mga idol. Itong pulat naman ay itatap natin sa mga wire doon sa may plug para malaman natin kung anong wire ang umiilaw sa tester. Nahanap ko na yung wire, yun ay black with white stripe at light green. Dito natin itatap ang dalawang yellow wire ng switchless hazard na nabili natin. Inuna ko na nilagay ang black wire sa body ground. Dito ko lang ito nilagay sa board sa may malapit sa busina. Ito namang dalawang wire ng switch sa signal light na naka light green at black na may white stripe. Binalatan ko to. Dito natin ilalagay ang dalawang yellow wire na galing sa switchless hazard. Nilagyan ko na din ito ng electrical tape para hindi ito makatap ng ibang wire. I
Ayun, okay na tayo mga idol. Dito ko na lang ilagay ito sa gilid at sinara ko na ang headlights. Itetestin na natin mga idol kung success ang wire natin. Gumagana naman siya mga idol, pero meron tayong isang problema. Pag isang signal light lang gamit natin ay maliwanag siya. Pero kung nag-hazard na tayo, mahina na yung ilaw. Isa lang solution niyan mga idol. Yung stock bulb kasi malaki ang watt niya, pwede natin ito palitan ng LED o bibili tayo ng electric flasher para malaki ang atak niya sa kuryente. Meron na akong tutorial ito mga idol, nasa last video ko, pero ulitin na lang natin ito para isang video na lang. Pumili ako ng flasher relay. Ang presyo nito ay nasa 70 lang. Dito natin siya ilalagay. Papalitan lang natin itong stock flasher relay at yun na yun, goods na. I-testing natin ulit mga idol. Left turn, right turn, hindi gumagana ang hazard. So nasa kabila yung hazard. I-reset natin. Right turn, left turn. Oh, ito na mga idol, gumagana yung hazard. Ito yung trigger niya. Right turn to left turn lang. I-reset na natin ulit. Kung gusto natin na galing sa right turn, i-reset lang para makapunta sa left turn. Okay na mga idol, paliwanag na yung ilaw. Hindi pa LED yung ilaw ko, kaya magastos na sa battery. Kasi apat na ilaw yung ginagamit niya. Maraming salamat sa panonood mga idol. At dito na magtatapos ang video natin.